Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Okay, ano yung energy mo at ano yung energy ng person mo? You versus them. So, ano ba yung iyong nararamdaman? Ikaw muna yung tatanungin ko dito, then dun sa kabilang card siya. Okay, give me the message, ano yung energy mo para sa person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. So, piliin nyo na lamang kung ganito yung energy nyo. Pag hindi ganito yung energy nyo, skip nyo na lang po yung video, okay? Start na tayo. Salamat na po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Ayan. Give me the message. Ano yung energy mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy mo sa person mo? Give me the message. Ano yung energy mo sa person mo? So, meron ka ditong Nine of Pentacles reverse. Meron dito Virgo, Capricorn, and Taurus. So, ang energy mo ngayon, ano? Yung bang tipo na matapang ka, malakas ang loob mo, pero ayaw mo na ng connection para sa tao mo. Maybe, dahil meron kayong hindi na pagkakasunduan, may hirap yung inyong sitwasyon, may pagkakomplikado, or pwede rin sabihin mabigat para sa'yo, okay? Meron ditong Ace of Swords, so meron ditong mensaheng pinararating sa'yo. Meron kang lakas ng loob, kaya mo magtagumpay dito kahit nag-iisa ka, or pwede rin sabihin nagtagumpay ka dito, okay? Inalisan mo to. Kumbaga, nagkaroon ka dito ng talino, ginamit mo yung utak mo dito sa nagaganap sa'yo, okay? Nakikitaan ko dito ang Gemini, Aquarius, and Libra. Nakikitaan ko dito yung pagiging practical. Ayan. Practical kang tao. Give me more information. So, Two of Wands. Nakikitaan ko rin dito, yung iba naman sa inyo, nag-iintay pa din, okay? Hindi halos lahat sa part na to. May pag-iintay. Kumbaga, umaasa ka pa rin dito na maging balance yung sitwasyon, yung iba sa inyo. And then, yung iba naman, ayaw na. Kasi ang bigat-bigat na. And then, yung iba naman sa inyo, inalisan na to na meron talino at tapang. Pero, ganun pa man, ano, meron ditong mensaheng pinararating sa'yo na meron ditong tutungo. Okay? Meron magme-message, may coding. Pero, nasa sa'yo yung desisyon. Kung kakausapin mo tong tao na to. Okay? Give me more information. Kasi, na-feel ko dito na matagumpay ka na eh. Or napagtagumpayan mo na to. Give me the message. Meron itong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra. And Virgo, Capricorn, and Taurus. So, meron itong Knight of Swords. So, ikaw, nakikitaan ko dito na hindi mo na ito ipaglalaban. Kumbaga, no, nagiging rude once na pinag-uusapan tong tao mo. Maisip mo malamang, ayun, tipo, maisip mo pa lamang tong tao na ito na tutungo sa'yo, nagiging arrogante para rito. Yung bang nataas talaga yung ano mo, hina-high blood ka. Ito lang nakikita ko, hindi halos lahat sa part na to. Yung iba sa inyo, hina-high blood. Meron itong Year of the Horse. Give me more information. Ano pa yung energy mo sa person mo? Nakikita ko dito ang Gemini, Aquarius, and Libra. Merong hinahay blood once na nakikita or naririnig mo yung person mo. Okay? Ayaw mo. Dala yung nakifeel ko. So, meron itong The Emperor Reverse. So, ikaw, nakikita ko dito. Nung tingin mo sa person mo, hindi naging mabuti. Hindi naging mabuti yung partner, asawa sa'yo. Okay? Kumbaga itong tao na ito, hindi niya ginagampanan yung responsibilidad niya bilang isang magulang sa anak mo. Ito lang yung natin ko. Meron ditong hindi nagsusustento. Kaya ikaw, ang tingin mo dito sa tao na ito ay parang walang iya, batugan. Okay? So ikaw, once na nakikita mo yung person mo or narinig to, error to sa'yo. Error. Okay? Yung iba sa inyo, ano, hindi halos lahat. Give me more information. Ano pa yung nararamdaman mo sa person mo? Knight of Wands. Yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito ang Aries, Leo, Sagittarius. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na gusto mo umaksyon yung person mo. Yung iba sa inyo, no, kumbaga, nag-iintay ka pa rin dito. Pero na-feel ko dito na may pag-iintay ka dito, pero ikaw yung tipo ng tao na gusto mo umaksyon ng tao mo sa'yo. Okay? Yung man tipong ipaglaban niya kung mahal ka talaga. Ito lang nakikita ko sa'yo. Ipaglaban niya ako kung mahal niya talaga ako. Okay? Kasi na-feel ko dito na kikilos to, kaya lang, ang energy niya, Knight of Wands, na kung saan ang Knight of Wands ay hindi masyadong seryoso. Kumbaga, andyan lamang siya, then pwede rin ulit siyang umalis. Yung pang, hindi siya pang matagalan dito sa Knight of Wands.
Kikilos to, pero hindi masasabing pang long term, okay? Kikilos to para kunin mo din yung loob mo, kumbaga meron lang siyang sariling interest para sa'yo. Ito lang na people po. Give me more information. So, the fool. Yung iba naman sa inyo, gustong maging malaya sa sitwasyon or pwede rin sabihin na umaasa ka pa rin dito, meron ditong gear of the dog. Meron ako nakikita dito na magtitik ng risk or pwede rin sabihin susugal muli para sa person niya. Yung iba ha, hindi halos lahat, so piliin niyo na lamang yung energy niyo. Meron ditong umaasa pa, nag-iintay pa rin hanggang sa huli. Iintayin ko pa rin kasi hindi ka nawawala ng pag-asa dito sa The Fool. Kahit na halimbawa meron ditong tao or meron ditong tao sa paligid mo na huwag ka na sumugal, okay? Ikaw, hindi, mahal ko siya. Nandito pa rin ako, nagbabaka sakali ka pa rin dito na isang araw, talagang tutungo pa rin yung person mo, magbabago pa rin siya. Kumbaga, tinatanggap mo pa rin ito ng buong puso dito sa The Fool. Kasi nabifeel ko dito na hindi ka nawawala ng pag-asa eh. Kumbaga, andun yung love mo eh, talagang matinding pagmamahal mo. Pero meron din tao sa paligid mo na pumipigil or nagpapaisip sa'yo na, ano ka ba, para ka ng tanga. Yung parang pinaiisip sa'yo na, wag na, tumigil na kasi sobra na yung ginawa. Pero ikaw, umaasa ka pa rin dito. Ito lang na people ko, hindi halos lahat sa part na to ha. Give me more information, ano pa yung mensahe? Ano yung nararamdaman mo? So, meron ditong Ace of Wands. So, ikaw dito na sa Ace of Wands, ayaw mo ng new beginning dito sa tao na to. Aries, Leo, Sagittarius. Ayaw mo na, okay? Yung iba naman sa inyo dito sa Knight of Wands, maasa pa rin pero hindi to pang long term. So, yung iba naman sa inyo dito sa Ace of Wands, ayaw ng new beginning, ayaw ng bagong simula dito. Kumbaga, tapos na. Wala ka ng romantiko na nararamdaman sa tao nito. Kumbaga, wala ng spark. Pinatay niya na yung spark, okay? Wala ng init. Ayan. Ito na yung nafe-feel ko dito sa Ace of Wands Reverse. Give me more information. Ano pa yung nararamdaman mo sa person mo? Ten of Swords. So, nakamove on ka na. Ito na yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, nakamove on na. Ayan, total na. Pasensya na. Gemini, Aquarius, and Libra. Wala ka ng emotion. Pinatay mo na yung nararamdaman mo sa tao na to kasi lumabas ang Ace of Wands Reverse. Nakamove on ka na. Kumbaga, tama na yun. Tama na yung bigat na ipinagkaloob niya sa'yo. Tama na yung bigat na bigat ng kalooban. Ayan, ito na yung nafe-feel ko. Kumbaga, nandun ka na sa moment na nagre-relax ka na. Tanggap mo na sa sarili mo na wala na. Hanggang doon na lang. Pinatawad mo na tong tao na ito. Nandun ka sa moment na pinapalaya mo na yung sarili mo sa sitwasyon. At yun ang maganda, tinanggap mo, pinalaya mo na yung sarili mo. At andun ka na sa moment na hinahanap mo na muli yung iyong pangarap dito. Meron ka ng bagong pananaw, meron ka ng gusto mo nang makaranas ng panibagong experience. Okay, handa ka na sa pagbabago. Ito lang nakikita ko sa iyo dito sa Ten of Swords Reverse. So tingnan naman natin dito no, kung ano yung energy ng person mo. Give me the message. Ano naman yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Five of Cups. Scorpio, Cancer, and Pisces. Nasasaktan. Okay, nasasaktan yung person mo, hindi niya pa rin tanggap dito. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. So, meron ditong tao na, ayan, sorry, nakatuon sa mga nangawala sa kanya. Ito lang na feel ko. Kumbaga, kahit merong mga tao sa paligid ng tao nito na nagbibigay ng advice dito na tanggapin na yung katotohanan, hindi pa rin ito matanggap, nasasaktan siya. Ito lang na ikita ko, may pain tong nadarama. Okay, dito sa Five of Cups. Kumbaga, nakatuon to sa mga nangawala sa inyo, umaasa to na may pagbabago or pwede rin sabihin na sasaktan tong tao neto, okay? Give me more information, ano pa yung mensahe? Ano yung energy ng person mo? Pwede rin sabihin, ano, nag-message na to sa'yo pero hindi mo to kinakausap. Pero yung nakikita ko, ay, lumabas pa ang Two of Pentacles Reverse. Hindi siya balanse. Okay, tumugma sa Five of Cups. Meron kang person dito na hindi balanse. Virgo, Capricorn, Taurus.
Kumbaga ano, nakatuon siya sa mga nawala, hindi siya balanced dito sa Two of Pentacles. Nahihirapan siya sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano maging maayos na. Pero kung titingnan mo dito, meron pa ditong pag-asa. Pero itong tao, nakatuon siya sa mga negatibo. Okay? Give me more information. Seven of Wands. So itong tao na ito, no? Wala siya ngayong kapayapaan, sarado yung instinct, sarado yung intuition. Hindi niya alam kung paano limitasyonan yung sarili niya. Yung mantipo ng gano'n, open siya sa lahat. Ito lang yung na-feel ko. Meron kang tao dito ano, na once na meron lumapit na babae, lalaki, go. Pinapatuloy niya. Ito lang yung na-feel ko kasi open. Para siyang open book. Bukas sa lahat. Okay, ito lang yung na-feel ko. Bukas yung kanyang information sa lahat. May pagka-dramatic, ganyan. Ito lang yung na-feel ko dito sa Seven of Wands. Wala siyang boundaries. Kumbaga handa itong makipag-flirt-flirt, usapan, kilanlan. Kumbaga, hindi rin ito natuto sa nakaraan niya. Kumbaga, once na may nawala, mabilis din siyang makahanap ng bago dito. Pero dito, ang Aries, Leo, Sagittarius. Give me more information. Yung iba sa inyo, ha? Hindi halos lahat. Kilala mo yung person mo dito kung ganito yung attitude niya. Give me the message. So, meron ditong Six of Cups. Yung iba naman sa inyo, nagiging matigas yung person niya. Galit din sa'yo. Okay, ito lang yung nakikita ko. Meron ditong taong galit. Scorpio, Cancer, and Pisces. Kumbaga, yung memories niya dito, no, tinapon na rin ng tao na ito. Hindi niya na pinangalagaan. Kumbaga, binubura na rin ng tao na ito. Galit siya. Pwede rin sabihin, meron kang atraso sa tao na ito kung bakit siya nagagalit dito. Ito lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, no, hindi niya kinoconsider yung inyong samahan dito. Kumbaga, nililimot na ng tao na ito. Ayaw niyang isink in sa kanyang kaisipan dito, okay? Ayaw niyang alalahanin dito sa Six of Cups. Kumbaga, ayaw niya na. Ito lang nakikita ko. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Kung meron kong nagawang pagkakasala sa person mo, sobra tong nagagalit or naiinis sa'yo. Kumbaga, ayaw niya na. Matindi yung tampo, hinanakit sa'yo dito sa Six of Cups. Meron akong nakikita dito ng Europe the Dog. Give me the message. Ano po yung energy ng person mo? So, yung iba naman sa inyo, nagkakaroon dito ng kaliwanagan sa King of Cups. Handa na to. Yung iba, no, Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas dito yung Pisces. And then, na-feel ko din dito, no, sinusunod na nito yung heart chakra niya and crown chakra niya. Nagiging siyang malinaw dito kung ano yung intention niya, kung ano talaga yung gusto niya. Na-feel ko dito yung travel or need ng travel para sa communication na to. Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko rin dito may tagumpay na naghihintay dito. Ito lang yung nakikita ko, okay? Nakikita ko dito, need ng travel nito. Ito rin na-feel ko. Meron ditong LDR o nasa malayong sitwasyon. Okay, pero itong tao na ito, no? Nakikita ko dito na mahal ka nito. Meron itong mga binivision, meron itong mga pinapangarap dito. Ito rin na-feel ko. Meron itong gustong mangyari. And then nakikita ko rin dito, meron ditong humihili. Meron nagmamanifest sa'yo dito. Ito rin na-feel ko. Kung madalas mong maisip ng tao nito, or biglaan mo na lang itong naalala, yung tipong, kahit sobrang busy ka, biglang papasok sa isip mo, minamanifest ka ng tao nito. Kumbaga, meron dito nagtetelepathy sa'yo, kumbaga, maybe binubulong nito sa hangin ng pangalan mo, para maalala ka nito. Ito lang yung na-feel ko. Give me more information, ano pa yung mensahe. Nakikita ko dito yung pagiging spiritual ng tao nito. Kung meron ka man ditong person na malakas yung instinct, intuition, kutob, okay? Ito. So, meron ditong Nine of Swords. Upright. Yung iba naman sa iyo, Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas ang Libra. Nafe-feel ko dito, no, yung person mo dito, naiyak to, naluha, hindi to makatulog. Kumbaga, meron tong selos na nadarama. Merong inggit or pwede rin sabihin na komplikado, nasa komplikadong sitwasyon. Kumbaga, ang bigat-bigat, marami tong mga niregret sa kanyang ginawa sa'yo or meron tong mga pinagsisihan dito na kung sana no, ang bigat dito. Hindi to nakakatulog, nahirapan siyang makapag-adjust dito, nahirapan siyang makamoving on dito. Pero ganun pa man, ano, kung makikita niya dito, itong kalapati dito, pinapaisip dito sa tao na ito na pakawalan, ano, kumbaga sundin yung instinct, yung intuition, kasi itong tao na ito eh, wala tong makitang kasagutan, nalugmok, nai-stress. Ito rin nakikita ko, meron ditong tao na i-stress sa sitwasyon, hindi makatulog, hindi niya alam ang gagawin dito sa Nine of Swords. Kumbaga, ano, binibigyan to ng pahinga dito na pagtuunan ng sarili, yung pagtuunan niya yung kanyang sarili, no, need nang magpahinga. Or pwede rin sabihin, meron ditong tao na yung mantipo na kulang to sa advice, okay? Kasi ando siya sa moment na
nahihirapan eh. Ang daming problema, okay? Hindi halos lahat ha sa part na to. Give me more information. Gusto nitong kumawala. So, meron ditong Deherofan. Yung iba naman sa inyo, na-feel ko dito na hindi nawawala ng pag-asa. Kumbaga, nagigitaan ko dito na positive pa rin tong tao na ito. Meron ditong Taurus, okay? Malakas yung Taurus sa Deherofan. Na-feel ko din dito na hindi ito nawawala ng pag-asa. Kumbaga, itong tao na ito, nagpapahinga muna to. Alam nito kung kailan siya kikilos sa'yo kasi nalalaman ng tao nito. Kumbaga, no, relax lang siya, chill-chill lang siya, okay? Kumbaga, hindi siya nagpapaka-big deal sa connection na to. Kumbaga, itong tao nito yung feeling na kung kayo talaga. Ganun yung energy nito, relax lang, kalmado. Ito lang na-feel ko. Kasi itong tao nito eh, may pagka-conservative, family-oriented. Pihikan to, ito lang na-feel ko. May pagka-pihikan ka. Ayan, sorry. May pagka-pihikan tong tao nito. Ito lang na-feel ko. Pihikan to lalo-lalo na sa pagdating sa relasyon, okay? Kumbaga, napaka-reserve lang ng tao na ito, no? Hindi to basta-basta napasok sa isang relasyon. Gusto niya yung pang matagalan. Mahilig din to mag-observe. Kung madalas, kung nagkasama kayo nito, madalas ito nag-o-observe sa'yo. Pinag-aaralan ka nito. Ito rin na click ko. Give me more information. Ano pa yung misaya na? Pasensya na, nautal ako. Ano pa yung energy ng person mo? So, the devil reverse. So, gusto nitong maayos yung connection. Ito na nakikita ko. Hindi na siya toxic dito. Okay? Mabuti yung intention niya. Okay? Once na bumalik ito sa'yo, mabuti na yung intention nito. Meron ditong Capricorn. Malakas yung Capricorn, okay, dito sa the devil. Hindi na to controlling. Alam niya na yung pagkakamali niya dito. Gusto niyang maging maayos yung communication. Hindi na siya toxic. Maybe nagkaroon na ito ng realization or pwede rin sabihing ginising na, okay? Kasi lumalabas dito yung Deherofant na nagkakaroon na ito ng spiritual awakening dito sa the devil. Give me more information. The moon. So, nakikitaan ko dito yung distance sa inyong dalawa. Pwede rin sabihin na hindi ka na nagpapakita dito ng emotion or pwede rin sabihin na wala kang idea para dito sa tao na ito. Ito lang na-feel ko. Marami itong mga nilihim sa'yo. Pero nakikitaan ko dito, meron ditong mabubulgar. Mabubulgar sa'yo, okay? Meron dito, malayo sa bawat isa, dito sa the moon, merong illusion. Nakikitaan ko dito yung pagiging feminine energy ng person mo. Yung bang tipong kahit lalaki siya, masyado siyang mahinhin, mayumi, ganun ba? Okay, meron ditong Six of Pentacles reverse. So, meron ka ditong person na hindi naging mapagbigay sa'yo. Or pwede rin sabihin, hindi ka nito binibigyan ng attention, hindi ito nagbibigay ng oras sa'yo. Nagigitong madamot na magkasama kayo dito sa Six of Pentacles reverse. Hanggang ngayon, madamot pa rin to, Virgo, Capricorn, Taurus. Pwede rin sabihin, kaya ito nagiging madamot sa'yo sa attention, hindi ka pinagtutuunan dahil maraming naglilibang sa kanya or maraming kumukuha ng attention sa kanya. Kaya masyado siyang hectic sa attention, okay? Kumbaga, hindi kanya mabigyan ng oras dito. Ito rin nakikita ko dun sa part dito, no, sa Six of Pentacles. Yung iba sa inyo, yung person mo dito, hindi ka binibigyan ng oras, panahon, kasi merong bumubuhos sa tao na ito ng attention. Maraming pumupukaw ng attention. Kaya, hindi ka maisingit sa kanya. Okay, ito lang na-feel ko. Pwede, marami siyang ini-entertain, maraming lumilibang sa kanya, mga ganun ba? Give me more information. Ano pa yung mitay? Ikaw yung nakakalam dito ha, kung yung person mo ay masyadong maraming kalokohan, marami siyang may mga nahuli ka na sa kanyang mga babae or lalaki na kachat-chat, ganyan. So, itong tao na ito, hanggang ngayon, ganun pa rin siya, okay? Give me more information. So, Queen of Wands. Yung iba naman sa inyo, na-feel ko dito, no? Nagiging maayos or inaayos niya na yung sarili niya. Kumbaga, andun siya sa moment na binabago niya yung kanyang sarili, andun na siya sa healthy fitness niya, meron siyang inaayos, nagpapaganda, nagpapagwapo, concern sa kanyang katawan, mga ganon. Dito sa Queen of Wands, inaalagaan niya na yung sarili niya, minamahal niya na yung sarili niya. Maybe dahil binirik mo siya dito, so itong tao na ito, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang sarili. Meron siyang mga inaayos. Kung meron kang inaayos sa sarili mo, no, yung person mo meron ding inaayos sa kanyang sarili. Kumbaga, ando siya sa moment na sarili na muna niyang inuuna. Ito lang yung nakikita ko. Okay, tingnan natin kung ano yung payo sa connection na to. Give me the message. Ano naman yung advice para rito?
Automatic to. Procrastination. So, nakikita ko rito, no? Sundin mo yung instinct mo. Sundin mo yung intuition mo dito, okay? Nakikita ko dito yung nagkakaroon ka dito ng connection sa iyong sarili na kung saan, no, mas pinagtutuunan mo yung sarili mo. So, nakikita ko dito yung malalim na pagpapahinga mo, kapahingahan, kaliwanagan. Kumbaga, nun ka sa moment na ikaw muna, meron dito nag-healing. Meron dito ng tao na nag-healing. Kumbaga, sinusunod niya na dito yung instinct niya, yung kutob niya dito sa procrastination, okay? Meron ditong 8, pinanganak ng 8. Oh, 'di ba? Kasasabi ko lang healing. Nakita ko tong healing, ayan. Meron ditong nag-healing. Okay, ito rin na feel ko nasa healing process tong tao nito. Pwedeng ikaw o pwede rin yung person mo dito, no? Meron ditong pinanganak ng 21. Give me more information. Sinusunod na nito yung instinct niya, intuition. Pwede rin sabihin na natauhan to. Okay, humahanap siya ng kaliwanagan or pwede rin sabihin na nagbabago na to, okay? Nahanap niya na yung kaliwanagan dito. Meron ditong pay attention to the signs. So, itong tao na ito, humahanap na lang to ng mga sinyales kay God. Hindi na to nagmamadali. Ito rin ang feel ko. Kasi nakikita ko rin dito, no, na bangot, yung nangyari dito para sa kanya, sa connection na to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa kanya, no, naging bangot ito para sa inyong dalawa. So, nakikita ko rin dito, no, na itong tao na ito ay humahanap ng sign, pwede nagdadasal to, humihingi ito ng sinyale sa kay God, sa universe, kung kayo talaga, okay, pagtagpuin muli kayo. And then, napifeel ko rin dito, ano, marami ditong nakamasid, okay, sa connection na to, or pwede rin sabihin na yung connection yun, itong tao na ito ay masyadong intrigahin, kaya maraming tao nakasubaybay. Ito rin napifeel ko, kasi meron ditong mga mata nakatingin dito sa pay attention to the sign. Meron ditong ipinanganak noong 10. Ito rin nakikita ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ka dito na have faith. So, manalig ka. Okay? Makikita mo dito na yung cross. Then, meron dito pay attention to the sign. May cross din dito. So, manalig ka. Magtiwala ka sa process. Kung kayo talaga, talagang kayo. Okay? So, kahit anong gawin mo, kahit anong ayaw mo sa tao nito, once na nakatadhana sa'yo, wala kang magagawa kundi tanggapin yung tadhana na to kung talagang kayo, okay? Meron dito na alchemy. So, ikaw ay bumabangon dito. Binabalik mo yung katatagan mo, yung sarili mo. Kumbaga, andun ka sa moment na para kang phoenix, bumangon muli. So, ikaw ngayon, andun ka sa moment na marami kang gustong marating or magawa sa buhay mo. Kumbaga, nagiging klaro ka na kung ano yung gusto mo or kung ano yung nais mo dito. And then, nakikita ko rin dito, no, na nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Meron kang gustong patunayan dito. Meron kang, alam yung tipo na meron kang hinahangad. Maybe, meron kang gustong mangyari or marating sa buhay mo dito. Ito lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, bumangon. Bumangon kang muli. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.